guys. Gandang araw. Welcome again sa another cycling na experiment. So ito yung, ito yung recovery ride natin after nung matinding banata namin nung Sabado, nung Reverse Laguna. Okay, so ano ba yung gagawin natin experiment ngayon? Nandito tayo ulit sa Zone 2 ng Lancaster, ito, sa Rotonda. So ito yung laging starting point natin kapag nagte-training tayo dito. So ang plano natin gawin, te-testingin natin kung alin ang mas mabilis ang speed dun sa tatlong klase natin ng sapatos. Sana all. Ang gagawin lang natin, maintain ulit natin yung 17 RPM and then 150 watts. Okay? Pero this time, longer yung distance, hindi na isang loop lang. So ang gagawin natin, buong 10 loops. So that's around 34 kilometers. Okay? So ang mangyayari sa experiment na to, multi-day yung experiment na to kasi hindi siya kaya ng isang araw lang. So ang gagawin natin, every time na magta 10 loops tayo, iba-ibang sapatos yung gagamitin natin. Pero i-maintain natin yung RPM and yung watts. Okay? Ano yung unang sapatos na gagamitin natin sa experiment? So yan, yung Bond Vapor S natin. Ang gagawin natin, as much as possible, same type ng jersey and short yung susuot natin. So, ang jersey na suot natin ngayon ay twin cycle gear na jersey. And yung short, Zion, okay? Zion yung short, okay? So, as much as possible, ganyang type ng jersey yung susuot natin dun sa mga experiment na to na gagawin natin, okay? So, simulan na natin. Nandito tayo sa kanto. Saan tayo papasok? Third lap na natin. By the way, sa hoods tayo nakahawak all throughout this experiment. May konting ahon dito sa iniikutan natin. So, para mas ma-maintain natin yung cadence and power, nag-a-adjust tayo ng gearing. So, may specific locations tayo na pinili kung saan tayo mag-change gear. So total of 6 locations kung saan tayo mag-change ng gear. Kasi 3 times tayo magbababa ng gear. Siyempre, 3 times din tayo mag-aangat ng gear, diba? So 6 locations 'yon. Okay, last lap na tayo. So looks like yung RPM natin medyo long pa sa 70. So tingin ko nasa 73 hanggang 75 yung average RPM. Pero dun sa power, tingin ko medyo na-hit natin yung 150. Tapos, dito magpapahirap dito yung headwind. Buti na lang hindi masyadong ma-headwind ngayon. Sana dun sa next experiment, ganun din. Nakatapos tayo nung first leg ng ating experiment. So bukas ulit para dun sa second leg naman, ibang shoes naman yung gagamitin natin. Guys, back to the regular programming. So, nandito ulit tayo sa Zone 2. Para ituloy yung ating day 2 ng experiment. Yung unang video natin is yung Bont. Okay, yung Bont yung tinry natin. Now, for this video, ang gagamitin naman natin na sapatos, itong ating Shimano Sphere RC9. Gamit natin na jersey ay twin cycle gear, then yung short ay Zion, okay? So as much as possible, gusto nating i-normalize yung other variables, like yung pwede maging factors yung sa speed o sa drag ng hangin, okay? So medyo makulimlim ngayong araw na to and sana hindi masyadong mahangin gaya nung unang ginawa natin experiment, okay? So simulan na natin. Oh, 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 oh
guys, natapos na natin yung leg 2 ng ating experiment. Okay na, 38.9 kilometers. Yun. Maganda yung panahon na natin ako ngayon, hindi umaraw nitong ano. Itong oras na to. And ang kagandahan, yung headwind. Almost similar dun sa unang leg natin. Nung ginamit natin yung bond. So ang last leg natin, yung last na sapatos, makikita nyo sa next part ng video na to. Whew! One eternity later. Guys, we are back. So okay, andito tayo ulit sa ano, sa Lancaster Zone 2 dito sa Rotonda. Nandito na tayo sa ano, sa final na leg ng ating experiment. So leg 3 na to, meaning dadako na tayo sa ating pangatlong sapatos na gagamitin sa ating experiment. Okay? So, doon sa unang leg, Bond Vapor S yung ginamit natin. And then yung pangalawa, yung Shimano Spire RC9. Then yung pangatlo, eto. So ayan, so ang gagamitin natin pangatlo sapatos, yung CD Wire 2. Okay? Matte carbon. Hindi ko muna sasabihin sa ngayon kung ano nangyari doon sa unang dalawang leg. Pero medyo ano, medyo na-surprise ako doon sa result. Okay? Tingnan natin ngayon dito sa pangatlong leg kung ano mangyayari. Then, yun nga, later, isa-summarize natin kung alin yung pinakamabilis sa tatlo. So, kung alin yung pinakamabilis, ang plano ko ay mamaya natin re-review kung ano yung plano natin dito sa pinakamabilis. Okay? So, simulan na natin yung leg 3. Nandito tayo ulit sa Rotonda and papasok na tayo dito sa unang, pangalawang kanto. 1, 2, pangalawang kanto. Ayan. Yun, yung pinasipan ng pickup. Okay? Alright, let's go. So, pang 8 lap ko na. Mga 29K na yata ako. Okay. So, first time kong gamitin itong CD wire. Ang unang na-observe ko talaga, merong masakit dun sa left part, dun sa pasukan ng paa. Dito. Diyan. At sa kabila rin, ganun. May parte na masakit. So, hindi ko alam kung may factor na hindi natin ginupit yung bandang loob na tang. Check ko mamaya. Masakit siya eh. Pag long ride, di pwede yung ganito. Okay, last two laps. Ang naging problema ko ngayon, feeling ko mas malakas na yung headwind ngayon kumpara dun sa unang two legs. Tapos medyo masakit nga sa paa. Kaya baka may effect to sa magiging average na speed ko tsaka sa time. Ayaw ko. Tingnan natin later. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Ganda ng music, ano? Energetic. Ganda ng music na yun, ha? Pwede mong gamitin doon sa mga ride na ano, high intensity. So, eto yung tatlo natin na rides. So, ito yung una. So, ito yung ano, by the way, ito yung Strava na data. Okay? So, experiment 1, BVS70-150. So, Bond Vapor S yan, ibig sabihin yan. Then, ito yung pangalawang ride. SS Shimano Spire RC9. Then, ito yung pangatlong ride, SW2, so CD Wire 2. Tingnan natin ngayon kung ano yung data
nitong Vont Vaporess. Okay? So, sa baba, ito yung map na inikutan natin. And then, ito ngayon yung, ano, yung 10 laps na 34 kilometers na binabanggit ko. So, ito yung time. Ito yung speed. 30.3. So, yung target natin na cadence, 70. Umangat siya ng ano, 76. So, yung target, by the way, 148 watts yung nakuha natin. So, halos swak na swak dun sa goal natin na 150. Now, punta tayo dito sa yung pangalawa, yung RC9, di ba? So, ito yung RC9. Okay? Puntahan natin yung segment. Yan. So, ito yung time niya, 108. So, slightly slower compared to sa Bond. Ito yung naging speed niya, 30. Yung Bond kanina, 30.3, di ba? Then, yung cadence, pansin nyo, on target na siya doon sa 75 na goal natin. Then yung power, hindi siya nalalayo doon sa point. 147 watts. So yung pangatlo, yung CD. Wire 2. Eto na yung summary niya, guys. Medyo nagulat ako dito. Okay, so 109 yung time. So mas matagal, yung mas mahaba yung time na na-consume natin. Ang speed, 29.8. Slightly lower siya. Then on target tayo sa cadence. And yung power. So, almost close lang naman. So, ito yung table. Yung tatlong shoes. Then yung distance, 34 kilometers. Ito yung power asserted. Yung average niya. So, hindi pati yung weighted power. So, ito yung ano lang. Average power across the whole segment. So, dikit-dikit naman siya. So, para sa akin, on target na yung mga yan. Then yung cadence. So, halos parang sinukat. Then yung heart rate. Then yung average speed. Basically, yung Bond talaga yung nanalo ng ginawa natin yung experiment. So, yung time niya, obviously, mas mabilis yung time. Ginawaan ko ng quick na plot lang. Ito yung naging plots niya. So, obvious na yung Bond yung pinakamatulin. Okay? And then, pangalawa yung Shimano Spire. And then, yung CD Wire. Ano bang purpose natin kung bakit natin ginagawa ito? This coming weekend, meron tayong sasalihan na long ride this coming Saturday. And ginather ko tong data na to kasi dito ako mamimili kung aling sapatos ba yung gagamitin natin sa Sabado. Kasi ang napansin ko, yung Bond and yung Spire, itong dalawa na to, namamanhid yung paa ko. Pero dito sa city, hindi namanhid yung paa ko. Kaya kung sa comfort lang pag-uusapan, panalo sa aling city kung yun nga, kung hindi sumakit yung paa ko dun sa pinaka entry point. Kapag wide talaga yung paa mo, Bond ka. Ngayon, kung slim or narrow-footed ka, Shimano Spire. Ngayon, itong CD Wire, parang ito yung pinaka-neutral na sapatos. So, kung wide-footed ka or narrow-footed, once you go for CD, tingin ko hindi ka magkakamali. Maganda pa rin yung fit sa'yo. Yun yung napansin ko. So, tingin ko in terms of fit, CD Wire yung pinaka-best na fit sa akin. Hindi naman hid yung paa ko, actually, nagugulat ako, hindi ako naman hid. So, meaning tama yung lapad or sikip dun sa bandang unahan. So, since ganun yung may discomfort ako nararamdaman dun sa CD, hindi ko siya pwedeng gamitin. Hindi ko siya pwedeng gamitin sa long ride. Looks like kailangan ko pa siyang i-break in. Okay, yung Shimano Spire, tested ko na to talaga sa long ride. Ito yung mga, kung isasummarize ko yung mga long rides ko sa Strava, itong Spire yung pinakamarami. Pero itong event kasi na to, meron tong cut-off bukod sa comfort. Kailangan ko ng ano, yung pang-high performance na sapatos. Kaya ang naisip ko, ang gagamitin natin sa ride sa Sabado, itong Bond. Okay, Bond Vaporess. Yun. So, yun yung decision natin. Again, kung meron pa kayong additional na idea na gusto nyong ano, gawa natin experiment, mag-comment lang kayo sa comment section ng video. So, try natin gawa ng experiment yun. Okay? Okay, maraming salamat. See you again next week for another experiment. Okay, thanks for watching. Bye-bye.